this juncture, we listen to the special message to be given by our municipal councillor and the committee chair on education, Honorable Councillor Aldrin O. Soriano. Warm round of applause, please. Pagpasok ko po, pinagkamalan po akong teacher. Dahil sa aking suot na barong. Bago po ako magsalita, gusto ko pong pasalamatan ang ating MCs, Ma'am Joanne at si Sir Aryan. Nakasama ko nung umaga pa si Sir Aryan, no, sa isang graduation. Siyempre, sa ina ng bayan ng Mangaldan, ang tagapaghatid ng serbisyong matibay, walang kapantay, ang PTA President ng pinakamalaking paaralan sa Region 1, Mayor Bonafe de Vera Paraino. Mayor, sa ating punong guro ng Mangaldan National High School, Principal 4, Sir Eduardo Castillo, Sir, sa Assistant Principal na naka-designate sa Senior High School, may kompare, may teacher in MAPE, Sir Danilo Eden. Sir, please allow me to mention our department heads. Ang ilan po sa kanila, estudyante pa lang ako, teacher ko na po. Ang aking advisor nung third year, ang ating Filipino department head, Ma'am Maricel Maningding. Ma'am, ang ating English department head, Ma'am Vilma Dagohoy. Ang ating mathematics department head, na teacher ko sa algebra, Ma'am Vivian Halorina. Ang ating science department head, nakasama ko hanggang sa Intel Science Fair, Dr. Jovelyn Blanco. Ang ating Araling Panlipunan department head, Ma'am Virginia Frigiliana. Ma'am, ang ating TLE Home Economics department, nakasama ko sa National Contest sa Davao City, Dr. Perlita Reyes. Ma'am, ang aking values teacher, ang chairman ng Edukasyon sa Pagpapahalaga Department, Ma'am Risa Makashev. Ang ating TLE Agro, IA and ICT Department Head, Dr. Gina Aquino. Ma'am, ang ating Senior High School Focal Person, Dr. Melinda Morales. Ang ating MAPE OIC Department Head, Ma'am Estela Terrante. Ang ating Admin Officer sa Junior High School, Ma'am Adet, Ma'am Bernadette Victoriana Magtanong. At ang ating Senior High School Admin Officer, si Ma'am Charmaine Fabia. Sa ating mga guro, sa ating mga magulang, sa ating mga awardees ngayong gabi, Masantos Yalabid si Kainamin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng Mangaldan National High School sa pagkakataon na ito na maka-attend sa inyong recognition program. Ilang taon na ang nakakalipas noong ako rin po ay kagaya ninyo na nakaupo dyan sa ating open quadrangle at paparangalan. Pero ngayon, hindi bilang isang estudyante, kundi inyong konsehal ay nagsasalita sa harapan ninyo. Unang-una, pangalawa na pala, mali yung bilang. Pangalawa, congratulations po sa inyong lahat dahil nagbunga na ang inyong pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo manood ng Netflix. Pagsasakripisyo na huwag mo na i-text si crush. At syempre, sakripisyo na pagpupuyat ng gabi at paglalaro ng ML para lang mag-review. Oy, dami nakarelate. At syempre, ngayong gabi, hindi lamang ito tungkol sa mga awardan ngayon, kundi ito rin po ay tungkol sa sakripisyo ng mga magulang, ng mga lolo at lola na aburido araw-araw nag-iisip kung ano ang ibibigay na pambaon sa mga anak. Palakpakan po natin ang ating mga magulang. At syempre, palakpakan din natin ang ating mga guro na nagsakripisyo magturo ang gano, anaw, awit sa uludari estudyante. Tipa kanyo rin maestra tayo.
Bilang inyong konsehal, ako po ay mapalad na maging kinatawan o maging chairperson ng Committee on Education sa Sangguniang Bayan. Ang pangunahing layunin ng aming komite ay siguraduhin ang suporta sa mga programa ng ating alkalde pagdating sa local school board. Noong nakaraang linggo lamang, inaprubahan ng local school board ang mandato na gustong lagyan ng dagdag na pondo ang maintenance and other operating expenses priority program ni Mayor Bonafe de Vera Paraino. Palakpakan po natin. Dahil nakita namin na kinakailangan ng mga paaralan na dagdag pondo sa MOOE, inaprubahan agad yan ng LSB dahil naniniwala kami sa vision ni Mayor Bonafe de Vera Paraino. Palakpakan natin si Mayor Bona. Pangalawa, nandito ako dahil gusto kong ikwento sa inyo ang isang kaibigan na nakilala ko kamakailan. Inspiring yung kwento niya. Sino mga grade 7 sa inyo? Saan mga grade 7? Ayan, grade 7. Yung ikikwento ko, ipapakilala ko sa inyo. Nung grade 7 siya, napakalungkot ng kanyang sinapit dahil graduate siyang valedictorian. Pero hindi niya kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama na dating security guard sa isang pawn shop sa Mangaldan. Ang kanyang ina, walang trabaho. Ang bata ay mula pa sa barangay Makayog. Sino ang mga taga-barangay Makayog dito? Sampigay pamasahin natin duman. Ha? 15. Yung bata, araw-araw pumapasok. Hindi niya alam kung paano siya makakasama, makakapasok sa paaralan kahit na gusto niyang makikontest sa iba't ibang patimpalak, wala siyang baon, wala siyang pera. Yung batang yun, hindi inintindi ang hirap ng buhay. Sa Biyernes, yung batang yun, si Denmark, gagraduate valedictorian, 99.135 ang average sa senior high school ng Mangaldan National High School. Patunay lamang si Denmark na sa buhay estudyante, hindi naman talaga kailangan na maging marangya, maging mayaman, na hindi hadlang ang kahirapan. Bagamat komportable kung meron ka, pero hindi lang ito yung determination. But let me tell you this before I end the speech, that the success of being an honor student is not purely due to intelligence. Naniniwala ba kayo doon? Hindi lamang purong talino ang sikreto para makagraduate with honors, with high honors, o maging with highest honors. Ang kailangan, sipag, tiyaga, determinasyon, at panalangin sa Diyos. Dahil kung wala yan, kahit na gaano ka pa katalino, kahit na 100 lagi ang score mo sa departmental test, magiging useless yan, lalo na kung values. Mahalaga po ang values education. Kaya muli sa ating mga awardees ngayong gabi, awat yu pa. So ang puta-putang, kapagbati ko sa inyo, kasama ang aking asawa na si Lyle Soriano. Ang aming pagbati sa inyo, congratulations, at sana hindi dito matatapos ang inyong pagkamit ng medalya, kundi ito ay magpatuloy pa hanggang kolehiyo. Muli, maraming salamat, congratulations. Ako po ang inyong konsehal, Aldrin Soriano. Maraming salamat po.